Mula sa unang pag-iyak hanggang sa unang pagmulat ng kanyang mga mata, isa na marahil sa mga pinakamahalagang araw para sa mga magulang ang pagsilang ng kanilang sanggol. Kaya ang ilan tiniyak na makukunan ito ng litrato para mabalik-balikan. Pero alam niyo bang may ilang professional photographer na nagko-cover ng mismong panganganak sa ospital? May news to go si Trisha Zappa. 12 taong hinintay ng mag-asawang Anya at Andrew ang araw na ito. Ang araw ng pagsilang ng panganay nilang anak na si Angelo. Kaya ang bawat sandali ng pagsalubong nila sa kanilang uniko iho, tiniyak nilang makukunan ng litrato. Pero imbis na si Daddy ang may hawak ng camera, isang professional na birth photographer ang kumuha nito para sa kanila. We've been blessed with a baby after 12 years of waiting. And I wanted my husband to be part of the birth. So, because, you know, normally they'll allow your husband to take the photo while giving birth. But then, if they do take the photo, they're not experiencing the joy of, you know, of going to the birth of your child. Bakas ang emosyon sa bawat litrato na nagsisilbing kwento ng mga unang sandali ni Angelo sa labas ng sinapupunan ng kanyang ina. Maging ang kaligayahan ng pamilyang nakaabang, tiyak na hindi na malilimutan. There are emotions of the husband that the wife doesn't see during that day, and emotions of the wife that the husband doesn't see during that day. So I guess he just puts it all together. It puts the story, it gives you one big story. Dito sa ating bansa, bago pa lamang ang konsepto ng birth photography. At di gaya ng ibang paraan ng pagkuha ng larawan, mas sensitibo at maingat daw dapat ang isang birth photographer. Kasi this is a life and death in a way situation. I mean, you have to be very careful kasi you make a mistake and it can really affect somebody's life. Minsan, hindi mo inakalang mangyari, di ba, na medyo hindi maganda. So, times like that, you need to decide, wag ka na muna mag-shoot. Payo ng birth photographer na si Polly Fong, hanggat maaari, huwag palampasin ang pagkakataong kunan ang kapanganakan ng anak. Di naman daw kailangang maging eksperto. Ang mahalaga, maidokumento ito ng kumpleto. At yun nga, yung mga firsts, yung pag-measure ng baby, yung pag-stamp. And then, I also advise na you take, huwag kayong matakot na mag-close up ng mga body parts. Like your baby's ears, the fingers, the feet, yung ilalim ng talampakan niya, ganyan. Kasi yun, tas yung hair niya, kahit magulo, di ba? Parang, yun, para makita niya ano yung itsura ng parts niya when he was small. 6,000 hanggang 12,000 piso ang halaga ng birth photography. Pero paalala ng eksperto, di ito para sa lahat. Lalo pat maselang proseso ang panganganak. And the last thing na gusto ko is yung parang hindi mo ma-feel na you can be yourself while you're giving birth. Na nag-aalala ka pa na you're in pain and may isang tao rito na hindi ka comfortable, di ba? That's the last thing I want. Trisha Zafra, GMA News.